Sarap buhatin ito. Ating harvest. Ating kalamansi. Magandang umaga po sa inyo mga katribe, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon, habang mainit po ang panahon, ang klima, mainit po ang presyo ng kalamansi, pipitasin na po natin. Maigi na po mga katribe po yung hawak na po natin yung kalamansi. Para noon, makatingin po tayo ng ating mataas-taas na presyo. Ito pong ating batang kalamansi, kukunin na po natin mga katribe po yung lahat po ng mga malalaki na pitasin. Siyempre yung pong mga maliliit iiwan po natin. Yan, yun pong mga nasa ilalim eh. Ayan lang, marami pong mga tribe pong alangarin po talaga. Kukunin na po natin siya. Ayan, shout out natin sa yung lahat po ng ating mga subscribers sa iba pong lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa Texas, USA. Ayan, tanggal na natin itong mga bagay na ito. Halina po tayo at mamitas po ng kalamansi. Ayan, pagka pumahal ang kalamansi talagang halos hindi po siya makalaki. Agad na agad. Kaya naman eh, sa ganda naman po kasi mga katribe po ng presyo, eh talagang naaagad po ang bunga. At papaano ito ay nakalaki-laki rin naman dahil yun na nga, nag-delay tayo ng ilang araw para makahigop ng tubig. Dahil tinubigan natin siya para bumigat po sa timbang. Ika po kasi maliliit eh, magaan lang po sa timbang yan. At malaki po ang advantage nito doon sa magpapatukol. Eh, hindi pa alam kung ano po yung presyo niya. Marami po tayo mga alanganin. Hindi naman po natin na makuha ta. Kailangan eh kunin na lang natin po yung mga malalaki at kaya naman po yung abutan ng mga maliliit. At least nauna tayo doon sa magiging saksa ng ating kalamansi sa iba't iba pong lugar. Pitas-pitas ng mga katribya. Yeah. Ang sarap po mga ganyang pumitas. Target natin maka 6 na bag. Dalawa lang po kami pipitas ni Bernabe. Ito sa gawin rito, hindi po masyadong nagbulaklak dito kaya wala po masyadong ganong bunga. Kaya yung kalamansi depende rin po yan sa dami po ng bulaklak para makakuha tayo ng marami pong pitasin. Marami pong alanganin. Ayan, yung iba, yung ganyang alanganin ay kinukuha na. Hawak na nga naman nila ika yung presyo. Maaawa ka lang kumisa sa kalamansi. Talagang agad na agad. Ayan lang, syempre marami talaga bilang kapag ka talaga pinitas natin ang alanganin. So okay na rin sya. Ito
total maganda naman po ang presyo. Solid na rin. Nakamenos po tayo ng ating paupa. Yan, sinawa natin po yung ilalim ng ating kalamansi para makita natin yung bunga nito. Ito kasi hindi natin ito ahawanin eh. Yan, gaya nung nasa ilalim, diyan tayo makakarami. Nandiyan po kasi yung mga malalaki. Yan. Lumintog-lintog na siya. Compare natin doon sa ibang mga pumipitas, talagang super liit. Ito naman, lumaki-laki naman na siya. Yan, halos eh, iisa po ang size. Madalang din ang hinog. Eh, ang hinog din mga katribe, kamahal din ng presyo. Ito, yung ating ilalim. Pitas, pitas mga katribya. Ang importante dyan, meron tayong kalamansi, makaka-experience kayo ng magandang presyo. Siyempre importante lang meron kayong tanim, pero pag wala kayong tanim, nuod-nuod lang muna, balibalita, dahil wala pa. Kapag meron kayong tanim, yan, may kibalita na kayo kung magkano ang presyo. Lalo na pag meron kang pitasin, meron ka ng panggastos. Sa kalamansi, importante dyan, matyaga. At sipag mag-alaga. Ay pagka hindi tayo rito masipag, nako, baka hindi po natin mapagbunga. Yan, nasa sipag din yan. At syempre lalo na po ang kaalaman, importante yan. Masipag ka nga, hindi mo naman alam ang paraan ng pagpapabunga, nonsense. Gastos. Bawi lang po sa gastos ang inyong puhunan na hindi po maibabalik dahil zero knowledge. Kaya importante pa rin dyan, alamin mo muna ang pamamaraan ng pag-aalaga ng kalamansi, ang pagpapabunga. Dahil marami pong mga may kalamansi pero silang mga tanim, kaya lang di naman po marunong magpabunga. Okay, pitas-pitas tayo pag may time. Yan, subukan natin yung mga pwede na mga may katas. Marami ngayon mga katribya po magpipitasan dahil Semana Santa, hindi la. At marami mga mababait ngayon. Meron pa nga yung mga nagsisipag papako pa sa Cruz. Yan, mga ilalim. Ati pong titingnan. Ayan to, oh. Kung ganito sana lahat kalalaki, mga katribya, ay kay swerte. Kaya pagka
pinalaki natin ng ganun po ang size, baka hindi na po ganyan ang presyo. Iba na presyo niyan. Baka nasa 1,000 ang presyo pagka lumaki ng husto. Ba ito mga katribya, swerte na po natin itong price na yan at nakahabol pa tayo sa ating pong pitasin. Hindi naman natin masasabing maliit na maliit. Mainit ang panahon mga katribya. Yeah, mainit mamitas. Mainit din ang kalamansi sa mga magnanakaw. Yeah, kunin na natin ang lahat ng uubra para noon. Yeah, kung sila ay merong tangkang hindi maganda, oh, de mangayod sila ng bunga. Napaghirapan nila. Hindi kagaya noong pagka maliliit sa iyo, pagka malalaki sa kanila. Sa ating kalamansi. Bernabe! Sa ka ba nag-umpisa? Eh, ba't sa gitna ka nag-umpisa? Diyan sa dulo? Oo. Sige. Ayan, yan yung ating kasamang si Bernabe, ang namimitas din ng kalamansi. Siya ang ating kuha. Oh, yan o. Diba? Yan na tayo nakuha. Kunin lang muna natin ang lahat ng mga malalaki. Yung matitira niyan, mapalaki na po natin ang husto. At least yung ating ginastos makukuha na natin. Yung matitira, yun ang ating magiging pinaka neto. Kaya ganun lang po mga katribi po yung ginagawa po nung ating mga magkakalamansi. Pipitasin na nila kahit maliliit basta't mahal. Kunin na nila yung kanilang mga ginastos na. Halimbawa, at nakuha na yung kanilang ginastos, saka po nila ngayon, palalaki ng husto ang kalamansi. At least, sigurado na ang kanilang kita. Hindi sabay-sabay nilang pinalalaki. Iba naman, ang ginagawa ng iba, eh pinakakayod na rin. Kalamansi. Ayun, mga katribya. Medyo nakakarami na po tayo ng ating pong pagpitas. Marami pang mga bulaklak oh. Sige, pitas muna po tayo. Mainit po ang panahon. Meron na tayo mga katribya pong 1,000. Ito kasi ito, yung 15 kilos at tumbas po niya na ay 1,000. Kaya lang siyempre meron tayong dilaw, kulang ito ng 1,000. Kaya kapag salin na po kami dalawa ni Bernabe, ay pahingalan po tayo ng konti at medyo mainit. Kaya kakatuwa naman oh. Ito na po mga katribya po yung ating harvest sa 2 taon nating kalamansi. Nabawi na po natin dito yung ating puhunan sa punla. Itong ating pinipitas
tubo na rin natin. Pati na rin po yung mga ginastos natin dito mga katribya, kakuha na rin po natin yan. Dahil meron po tayong tanim na sili, nung nagmahal ang sili, nakuha natin po yung mga ginastos natin. Kaya swerte na lang po natin dahil nanatili pong mataas po ang presyo ng kalamansi, bumagsak ang presyo ng sili. Ang kalamansi naman ngayon ay dire-diretso pong humahataw. Kaya importante, pag tumaas po ang sili, kung bumababa man po ang kalamansi, meron kang nakaumang. Kaya dalawang klase. Iba nga ang ginagawa. Meron tatlong klaseng mga tanim na gulay para lahat po noong kanilang presyo, tamaan niya. Kaya kung bumababa man po yung siling panigang, meron siyang siling Taiwan. Kaya alam, pagka parehong mababa, tiis-tiis lang. Sige, pitas tayo ulit mga katribya. Nakakadalawa na tayo mga katribya. Sa 2,100 bag, 4,000 na ito. Mabigat po sa bulsa. Pero magaan sa timba. Kapo pala nasa red bag na, malaki na. Kaya lang mainit. Mainit na. Nakatribya. Ubot na po natin ito sa ito, nanay para pumapilian na. Salin tayo ulit mga katribya. Ang isa't kalahati na tayo ang ating pitas. Saan na yung ating nahakot? Sige, mas maganda. At least marami-rami tayo mapipitas. Si Bernabe, pulong dalawa. Okay, puti na natin. Tapos dito tayo sa bahay kumain. Nananghalian muna tayo mga katribya.
tanghalin at mainit. Ayan, itim-itim po tayo. Pero okay lang. At least mag-harvest naman ang ating kalamansi. Yung ating pinagtsatsagaan na pag-aalaga, ito na. Maani na tayo. Gawin naman na po tayo sa ating bahay para makapananghalian. Ayan, mga katribya. At nuwi na muna tayo dahil meron tayong schedule ng ating visit farm sa Baliwag. Pero tayo nakapitas na po ng dalawang bag. Yung ating kasama po ay pipitas pa siya ng isa. Bali, limang bag yung mapipitas po sa akin. Di pa po tayo tapos. Yung ibang mga mamitas po nandun sa kabila. Ayaw kung sila ay matatapos at kukulangin. Dito natin ang pamipitasin doon sa bata. Kinuha na po natin yung lahat po ng mga malalaki tsaka yung mga uubra habang merong presyo pa. Dahil bibihira na po yung ganyang presyo, yung 2,000. Swerte na natin dahil naabutan pa natin yung mahal ng kalamansi. Kaya iba, meron po mga bunga kanila, kaya lang mga bubot, mga gaholen. Hindi pa sila po pwedeng pilitin. Yung sa atin, pwede nang pilitin. Ito yung sa kapatid ko, napuyarsa na rin. Kaya kuhan na niya yung kanyang pinanggastos sa pag-aalaga. Ganoon naman kasi, ang asa tanggawin natin, pitasin mo na pitasin yung lahat ng uubra. Pagka na labas mo na ang gastos mo, no, pwede ka na mag-impede na nun. Palakihin at yun, nandun na yung iyong kita. Yun, yung mga diskarte na ginagawa po ng mga magkakalamansi para iwas pagkalugi. Halimbawa, dumating yung punto na nagdire-diretso baba ng kalamansi, na-solve mo na yung ginastos mo. Yung magpapalaki ka na lang ng bunga, nandun na yung iyong kita. Yan, ganoon lang yun. Importante, nagdiretso bunga ng kalamansi. Pagka hindi dumiretso, ayun ang lugi, maliwanag. Yung init ng panahon na yan, sing init din ngayon ng paggamit ng kalamansi. Ang masakit yan, yung ibang ayaw magbawas, nagpapausta ng laki. Pag bumapapresyo, ayun, maghihilot na binti yun. Ayun, yun ang magsisipagsisi ng malaki. Maraming nangyayari dito ng ganun noon. Noon, nangyari rin ganyan, 2,000. Nagparalan isang linggo, yung mga pitasin na ayaw pa po. Tapos gusto tumas pa sa 2,000. Bumaba ni 100, naging 1,900. Sa 2,000 niya ka, hindi ako nagpapitas sa 1,900 pa. Nag 1,500. Nagdire-diretso. Nagdire-diretso. Alam ba nang mapitas yun? 400. Kalahati na yung hinog. Nako, yun ang mahirap. Yun ang malungkot. Marami rito nagkagano noon, nakakaraan. Sa nagmula sa mataas pwede nang pitasin niyo. Mas malalaki pa yata sa pinipitas natin na ito. Malalaki yan. Lumaos niya. Kaya nga yung kalahati na hinog . Kaya nga, tama yung diskarte. Yung diskarte na yan. Pag mayroon nang pwedeng pitasin, at okay na yung presyo, puhanin mo na yung puhunan mo. Labas mo na. Ngayon, pag nalabas mo na ang puhunan mo, dikitan mo lang yung matitira. Mag-impiti ka man nun. Naiset na yung puhunan mo. Wala ka ng pagkalugi. Dahil nandun lang yung kita mo. Dahil nandun lang yung kita mo. Kung tumaas man yun, at least. Lalo maganda. Doble kita mo pa. Dahil kasi kung halimbawa, nakuha mo na yung malalaki, may naiwan pa. Lalo malakas lumaki yung naiwan. Mabilis lumaki. Mabilis lumaki. Hindi pa napu-per sa puno ng kalamansi. Pero kung halimaw ang pipitas. Simot yun. Wala na matitira doon. Wala na hihintayin mo. Yung katatagtag na lang hihintayin mo, palalakihin mo ulit. Marami mo mapapitas, mga halimo ko pumitas. Parang marami ka ng pitas. Kaya galit na galit sa kalamansi. Palibasa nga, red bag ang usapan. Kaya nagpaparami sila ng bilang ng red bag. Kahit silaki ng butas ng ilaw Basta huwag lulusot na garo sa red bag. Lalo ganyan kamahala kalamansi. Iba nga, sabi, basta ikaw huwag lalabas na kaya. Huwag ikaw papasok sa butas ng ilaw, pwede na. Ayos yung mga naman. Kung totoo siya mo, talagang ito, aras dumalaga pa yung mga kalamansi namin na yun. Dos lang yan . Oo, dos lang. Dos, tres. Ayan, ganyan na klase na yan. Ibihira ang uno. Pinarami mo uno niyan, hindi ka nakakasiguro sa presyo. Ayun, baka 1,000 na presyo, no?
Ganun na sabihin mo, hindi kalahati na nawala sa'yo. Ayan nga. Eh yan, ay hawak mo na yung presyo. Hawakan mo na lang mahigpit. Tsaka hindi, matagal niyan bago mag-uno. Aabotin ng 2 linggo yan pag mag-uno. Ayaw, sandigot ka lahat eh, ganun. Oo. Ayan, yung mga ganito. Eh, ang kalamasi, pag bumabay, dire-diretso. Oh, kaya mo lang mararamdaman yan pagka nag-1,000 na kalabas eh. Ayun, eh. Di baling ganyan, i-doble naman ang presyo eh. Kaya nga, tsaka kaminus ka sa upang pitas. Wala akong maraming red bag na binayara. Pwede kaputas ka ng 10, eh, di bali 20 na yun. Hmm. 1,000. Bawihin mo na po ho na budget. Nakaminus ka pa sa pitas. Ayun, nakaganda sa kalamansi eh. Kaya ayo po mga katrivia, ay tips po namin sa inyo. Pagka po kayo ay magpapabunga ng kalamansi, i-save nyo na yung inyong magiging puhuna. Kung talagang po pwede naman at nasa presyo na, eh, isigin nyo na. Huwag nyo nang hintuan. Yun ang isang technique para hindi kayo mauwi doon sa tinatawag na quits. Hindi naman lugi, kundi quits ka lang. Kasi yung lugi ka riyan, malungkot eh. Kaya nga. Isipin mo, hirap na inabot mo dyan. Aalaga mo. Pagkatapos malulugi ka, ay nakakalungkot sa magkakalamansi iyo. Kaya kami nagbibigay ng tips sa inyo. Ang discarding ginagawa natin dyan. Na huwag masayang yung pinagpagura natin. Maliban na lamang kung maluwang ang kalamansi mo at hindi sabay-sabay. Ayun. So, pwede ka makahuli talaga. Para ka rin may umang nalambat na. Nalambat na may masinsin ang mata, may madalang ang mata. Basta may tumang isda, huli mo. Mamalaki, mamaliit. Lahat ng presyo sa kulma. Lahat ng presyo, huli mo. Yun naman ang kagandaan pag marami kang kalamansi. Kesa rin sa Google Pay mo nga, isang bungahan lang. Eh, pag natamaan mo yung bagsak ng presyo, napubunga ka uli. 4 buwan na naman, ihintayin mo. Ayan nga. Bago ka uli magpapitas. Nakabakante na uli kalamansi. Gano. Kaya kami, hindi kami dumidiskarte ng ganong gulpihan. Ayan po mga katribya. Yung ating kalamansi, tayo pinakalima. Kaya meron tayo ngayong 10K. At yung ating ginastos, kuha na natin. Okay mga katribya, God bless po sa inyong lahat. Ang gaya po ng dati. Ako po si Kuya Belalbunag, at lagi natatandaan, karunungan na kalaman. May katumbas sa kaimanan. Thank you for watching. God bless all. Kita ka na tayo po bukas. Bye-bye.